Magandang umaga. Kapit tayo. May bagyo na naman daw pala sa atin ah. Sana naman hindi naman ganong yung tulad ng mga makapaminsala na bagyo. Kaya sa mga sa atin dyan, may bagyo, huwag na tayong lumabas, stay na lang sa bahay. Kasi delikado pag nasa labas. Sa mga mabababang lugar naman, akit na muna kayo sa taas. Iwan nyo na muna yung bahay nyo. O, dalin nyo na lang yung mga mahalagang kaya nyo dalin. Likas muna kayo. Mas maganda na yung nag-iingat kesa yung ilalagay natin sa alanganin yung buhay natin, buhay ng pamilya natin. Pag sinabing bagyo, malakas, pag nasa mga mababang lugar, lumikas na agad tayo. Iiwan muna natin yung bahay natin. Mas malaga pa rin ang buhay, buhay natin. At dun sa mga nasa taas naman, huwag na muna kayong lumabas. Stay home na lang muna. Diyan na lang muna sa bahay. Tulad nung nakaraan na si yung Baglong Egay, daming na laki ng pinsala sa amin, lalo sa amin sa Abra. Yung ang negosyo ng kapatid ko, yung tindahan niya, walang natira eh. Mga, kasi titinda siya ng mga gulay, isda, karne. Doon lang sa gilid ng kalsada, naubos. Yung pinaghirapan niyang naipundar niyang freezer niya, mga gano'n, wala, natangay lahat. Pero awa naman ng Diyos, ligtas sila. Yun ang importante doon. Kasi mababawi niya rin naman yun. Importante pa rin ang buhay ng tao. Napakarami pa namang mga bagyong dumaraan sa atin taon-taon, di ba? Kaya may bagyo man wala, mag-iingat po tayo. Dumi ng sasakyan ko ah. Ah, lilisan ko muna. Pero kasi marami kasi pag yung aambon, tapos araw, madumi talaga pag gano'n. Mas maganda pa yung yung ibuhos niya ng talagang buhos na ulan, gano'n. O kaya yung steading ulan, gano'n. Kaysa yung aambon to sa araw. Aambon to sa araw, madumi. Kaya, linisan ko muna. Hindi ko na matiis eh. Yung nakikita mo ba yung mga halos nakikita mo na yung mga lupa-lupa. Kaya, linisan ko muna.
Ayun, tapos. Grabe. Sumbasa ang damit ko. Balik mo na ang damit. Grabing init dito sa basement talaga. Init. Maya-maya alis na rin kami. Sakto lang yung linis ko. Hindi ko siya sinabon kasi gusto ko pag sinabong ko talagang kutkot na kutkot. Paalis na rin kami maya-maya konti. Siguro mga 15 to 20 minutes. Hindi nakakasya yon yung oras ko na yon. Kaya papiming ako na lang bukas. Paghatid ko kay Pogi sa office, yon medyo mahaba-haba yung bakante ko noon. Doon siya sasabunan. Ngayon kasi sumama si Ganda eh. Kaya halos walang bakante. Ngayon lang 40-45 minutes. Kaya sinamantala ko na linis. O sige, maya-maya ulit ah. Papalamig muna ako. Init talaga. Okay. Hihintay-hintay na lang ako. Paalis na kami. Ito na kami sa school. Ano na naman kaya ang pwedeng ulamin mamayang gabi pagdating? Sana huwag akong gabihin para makapagluto pa. Pero may babaunin pa naman ako doon. Meron pa ako nakistock doon sa rep ko. Pambukas. Kaya lang gusto kong magluto ng pang baon ulit eh. Pang Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Sabad, pag Sabado hindi ako nagbabaon. Kaya okay, sige. Time check tayo. Siguro time check mga... Time check tayo. Time check. Ito, time check tayo ha. 2:47 ng hapon. Kaya pasundo na kami. Pasundo na kami sa school. Binuksan ko na yung makina para lumamig kasi ang init. Okay, sige. Maya-maya uli konti. Bye. Yan, dito na ako sa bahay. Dito na ako mag-e-end kasi kalimutan ko kanina ron na madali na ako umuwi kasi gabi na. Sinundo ko pa si Pogi dun sa may pinuntahan siya. Saan yung pinuntahan niya? Sa may parteng hanghaw. Sinundo ko pa siya ron. Tapos gabi na. Kaya pagkahatid ko sa kanya, umuwi na agad ako. Kaya ito, dito lang ako mag-e-end. Yun. Ganun lang, simple lang ngayon. Atid lang sa school, central, ganun lang. Kaya, paano? Bukas naman ulit. Hasta la vista, baby.